hindi ka alis. Bakit nagpapaalam ba ako sa'yo? Wala akong karapatan na pigilan ako umalis. Alam mo, Melanie, hindi nga ako tatay mo. Pero ako pa rin ang leader ng household na ito. Kaya obligasyon kita at hindi ka aalis. Bakit? Dati naman ako lumalabas ah. Kahit nung buhay pa si na Mami Tito Ariston. At saka Sabado ngayon, wala akong pasok. Finals mo sa Monday. Magre-review ka pa. Hindi ka aalis. Bilisan ninyo, anong oras na? Baka mamaya mahuli tayo. Noel, Melanie! Asan na kayo? Ate si Ding, nasaan na ang gagraduate? Baka nga mali tayo, di ba? Ay, Moody. Bakit kanya na itsura mo? Bakit? Eh, kasi naman, Ate si Ding, alam naman natin wala nang mami si Melanie. Eh, baka mamaya hanapin. At least maituro man lang niya ako, kaya magpapanggap muna akong mami niya. Kahit pang picture taking lang, di ba, ate? Mahiya ka naman. Graduation yun, hindi ballroom dancing. Magpalit nga ng damit mo! Oh, ano? Nakikita ka sa mukha mo, ate! Naiinggit ka! Ay, naiinggit ka, wala kang tao. Naiinggit? Naiinggit ako? Sa'yo? Tingnan mo nga yung tsura mo. Oh, bakit? Isa kang pakit tao. Yay! Graduate na ako! Sobrang saya mo naman, para namang graduate ka na. Eh, gagraduate na ako mamaya, no? Ibig sabihin, mga kalaya na ako, yayo! Anak, mga kalaya? Kung magsalita ka naman, nakakulong ka ba? Eh, naku, yaya, basta pag nag-college na ako, magbo-boarding school na ako. So, ibig sabihin, hindi na ako dito titira, mga kalaya na ako sa bahay na to. I'm totally free! Hindi ka natitira sa bahay na to? Aalis ka na dito? Oo, oh, kaya nga akong saya, yaya, dahil aalis na ako dito. Ito naman, kung makapagsalita ka naman, parang hindi ka naman ginagustaya na kami ang kasama dito. Moody, kung kailan ni Yaya si Ding, wala akong problema. Ang problema ko naman talaga si Hitler. Hitler? Bakit? Kasama natin sa bahay si Hitler? Kahit kailan, hindi ko siya napagsilbihan. Ha? Hindi naman si Hitler yan eh. Si Hitler may bigote dito, no? Tama na, Satsar. Uli ka na sa graduation mo. Rana. Ano? Mami. Daya ko na lang sa harap. Ayan ito, house for rent. Ladies only. Ladies only, syempre dapat, no? Oh, ito pa. For rent, fully furnished, two-story with toilet and bath, balcony, clean and nice. Ladies only. Nako! Sarap gumimik siguro dyan. Yes! Ba't mo naman kailangan ng balcony? Filter, ano ka ba? Para pag may guy naman niligaw sa akin, eh di syempre, may mag-ahara-hara na sa akin, papa si Juliet. Ayun ako, Melanie, alam ko na. Sa bahay ka nalang tumira. Maraming kwarto doon, maraming kotse. Pwede ka pang kasi dito sa school. Eh, alam mo, hinahanap ko, boarding house, hindi naman asawa. Ito. Parang mga okay ito. New condo, fully furnished, near South Moon. Near South Moon? Okay ito. Ito na. Yes! 2-3 persons, okay ito. Tawagin natin ito. Yaya! Tingin mo na yan? Tingin mo, tumingin mo nga. Tingin mo lang baka okay na yan. Ay, maganda ito malapit sa mall. Okay ito sa akin. Oo, sa ba? Ate si Ding! Oo, maganda ito. Ate si Ding! Yay! Kahit kailan ko makasigaw ko, parang... Ito na. Ito na napili ko. Dyan. Dyan ako magsistay. New condo. Fully furnished. Near South Mall. Mm-hmm. Anak naman, bakit malapit sa mall? Okay. Hanap ulit tayo. Dali na. Maganda ka na. Dyan. Tingnan ko yun sa ladies only. Bakit? Bakit? Eh, di si Ceres, hindi makakapasok. Hello, Mother. So, you wanna dance? Oh! Huh? Well, yeah. Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Kuya! Why? Kuya! Siguro sinagot ka ni Ate Melanie, ano? Eh, hindi pa. Ang OA ng saya mo kung ganon. Well, malapit na. Dahil hindi na sila magkikita ni Noel. Bakit? Nakahanap na kami ng boarding house na titira nila ni Resi habang nasa college sila. Ronald,
Halika, come here. Alam mo, hindi ibig sabihin dahil nakipaghiwalay na si Melanie, eh mapapasayo na siya. Kung talagang gusto mong mapunta siya sa'yo, eh huwag kang papatay-patay. Di ba? Ma! Ma! Ano hinalo ko sa pagkain ni Papa? Parang good mood yata yun na. Tuloy na tinaligan si Melanie sa pag-board, no? Ay, oo, oh, mukha nga. Mukha nga. Kinusunti niya naman kanina. Oh, totoo yan. Ito si Ate Siding, imbis na pigilan, kinunsinti pa. Ay, tumigil ka dyan. Oh. Ikaw ang nagsabi na aprobado yung tumira sa may malapit sa mall. Maganda naman talaga eh. Oh, kita mo na. Ba't ako tinuturo mo? Pero teka, Noel. Kung ikaw, ayaw mo mag-board si Melanie, bakit di mo kausapin? Teka, wala naman akong sinabing ayaw ko eh. Nakal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 ak
Siyempre, hindi. Ayun naman pala, edi kausapin mo. Sa paglabas-labas na, napigilan mo eh. Eh, may punto naman ako kasi gusto ko siya mag-aral. Oh, eh, hindi na ako sinasabihan yan, ano? Mamaya, pag binawalan ko siya na mag-boarding house, nanlabas ko nun. Siluso? Ay, sumabat ka na naman. O sige, ano bang gusto mong gawin namin? Pigilan namin. Ano sinasabing kanya? Kayo nagsabi niyan, ha? Eh, yun lang naman pala eh. Diba? Pipigilan lang pala eh. Walang problema. Kaya. Breakfast in bed. Morning. Wow! Ang dami naman, Yaya. Nag-abala pa kayo. Mamiss ko to pag umalis na ako. Of course. Kaya nga, kailangan mo talaga pag-isipan kung talagang gusto mong umalis at mag-board o dito ka na lang sa amin para may gumagawa ng mga bagay na yan, di ba? Anak, pag nag-board ka, syempre, wala kang Yaya dun na magluluto at maghahanda ng masasarap na pagkain para sa'yo. Diba? Eh, ako nga lang. Ako na lang ang maghahanda para sa sarili ko. At saka, ano yung mga damit mo? May mag-aasikaso ba ng mga damit mo? May maghahanda ng mga damit mo? Magpa-plansya? Maglalaba? Eh, papalondry ko. Sus naman po. Hindi tayo. Ito mo na, kailangan ko magpalondry. Eh, samantala, pag nandito ka, nandito ako. Ang yaya mo sarap na magluto at magaling pa magpayo kapag may problema ka, diba, anak? Oo nga. At saka, walang moody doon. Napagkaganda-ganda at pagkasaya-saya. Di ba mamimiss mo yon? Oo, yung pagkasaya-saya, mamimiss ko talaga yon. Pero yung pagkaganda-ganda, parang wala naman yata ang ganun. Yan, mamimiss ko rin yung ganyan. Yung ganyan mga sagot mo, mamimiss ko rin yan. Hindi. Ayun na nga yung point ng pagbo-board, no? Ay, para, di ba, maging independent ako, matuto ako sa buhay. Ganun yun. Teka. Parang nagbago decision yun. Na? Na mag-stay ako dito. Ang kahapon lang. Ewan ko, naisip ko lang baka nagbago yung desisyon niya dahil baka lang may nagsasabi sa inyo. Huwag na akong umalis dito. Meron na ba? Oh! Wala. May kumausap sa'yo? Wala po ako. Wala. Talaga? Oo, wala. Pipigilan dahil hindi ako magpapapigil. Ano ka ba? Dapat magsabi ka sa kanya. Kahit pa paano, di ba? Kasi kuya mo yun. Pero gusto mo panindigan niya pagiging rebelde mo, eh di sige, huwag mo nalang sabihin. Nako, saan na ba yung pinsan mo?
Napaka-cute! Sus! Oh, bakit ka natatawa? Wala. Hindi ko kasi alam kung alin ang halaman sa inyo pareho kayo nandun. Ganoon? Sus! Oh, thank you! Ito rin berde, oh. Sorry. Wala kami nagawa. Bokya. Aalis pa rin siya. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang kumausap sa kanya? Kahit naman ako kumausap doon, hindi rin magpapapigil yan eh. Pero at least, kinausap mo. Sinubukan mo. Kasi wala kang ginawa. Malay mo, baka yun lang hinihintay niya. Tigilan mo siya. Kaya nga siya aalis dahil galit siya sa akin eh. Papaya lang ako. Alam mo, hindi ka kasi nakikinig doon sa kasabihan ng mga matatanda eh. Importante yun eh. Tandaan mo yun. Hampas sa kabayo, latay sa kambing. Ikaw kaya ang hampasin ko at latayan ko yung mukha mo. Mali! Ha? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib yung sinasabi mo. Sasabihin sana ako eh. Ano yun? May sukulay ka ba? Sandali. Yan na yan. Salamat. Sige. Baka next Saturday, baka mag-start na ako mag-impake para sa boarding house. Sigurado ka na ba ang nandilipit ka sa boarding house? I mean, kakayanin mo ba? Susubukan. Pipilitin. Bakit? Ayaw mo? Hindi. Sige. Eh, yun naman ang gusto mo, di ba? Okay lang sa'yo? Oo naman. What? Nakakainis talaga! Oh, sino naman nakakainis? Sino pa? Ito yung si Noel. Bakit na naman? Eh, syempre, nagpaalam ako sa kanya. Oh, naku, hindi pumayag. Pumayag? Eh, yun naman pala eh. Pumayag naman pala eh. Ano nakakainis dun? Eh, yun na nga. Pumayag siya. Parang wala lang sa kanya. Ayun, nakakainis kasi hindi kanya pinigil ang umalis. Kung nagsabi niyan? Naku, eh parang yun yung lumalabas, no? Na ako. Ang inalay ko pag-ibig, kulang man.
Kain ka na, anak. Wala lang natira dito. Moody, maglabas ka ng pinggan tsaka kubiertos para sa dalawa, ha? Bilisan mo. Te. Oh, maupo ka riyan. Sasamahan natin si Noel kumain. Ay, sure. Gusto ko yan. Oh. Hindi, power lang sana ako para pigilan siya, eh. Power? Parang power ni Superman? Hindi. Yung responsibilidad, yung obligasyon. Kaso wala. Pero anak, sabi ni Melanie, dadalaw naman daw siya dito. Oh, tama yun. Binigit niya yung dadalaw siya dito. At least once a month, hindi daw siya busy. Siyempre, iba pa rin yung dito siya nakatira. At least na alalaya mo. Mapaprotektahan mo pa. Oo, oh, anak. Tama ka doon. Pero tayo naman, pwede rin natin yung dalawin doon. Ayun nga lang. Pwede mo na siya masusubay. Pwede yun. Ay, koto talaga. Pero nandito naman, wala ka lang mag-ilawa, kundi awayin. Saka alam mo, sigurado ako ngayon. Nako! Liligawan ni Ronald yun. Na-imagine ko na, nandun sila doon sa boarding house, maglalabing-labing yun. Ganun yun. Aray ko! Wow! Ikaw talaga, sasabihin mo dyan. Sabi mo naman ako totoo eh. Tumigil ka. Sorry. Anak, ang mahalaga, nag-aaral na si Melanie. Pagkatapos ikaw, magpatuloy mo na rin pag-aaral mo para makagraduate ka na. Totoo naman, isang kumpanya lang papasukan ninyo, di ba? Kain na! Bisal ba yung ulan na yan? Di ba yan ang mga paborito ni Melanie? Tumigil ka na. Sorry. Attorney! Uy, sa lahat naman ng lugar na pagbibitingan natin, dito pa. Pasensya na ho kayo. Pinagsabay ko na rin ang pagdalaw sa punto ni Daddy tsaka ni Tita Agnes eh. Tsaka medyo tight ang schedule sa school eh. Ah, kapusta naman si Melanie? Ayun o, boarding school na ho siya. Ako naman eh, nakabalik na rin sa school too. Same sila na titira sa akin. Perfect. Di, by the time mag-graduate ka, o di ready ka na para sa company ng daddy mo. Oo. Ay, siya nga pala. Gusto ko palang mag-discuss pa tungkol dun sa general terms ng will ng daddy mo. Sige o. Well, alam mo na na responsible ka para sa mga financial, sa work. Pero may obligation ka rin kay Melanie. Can you elaborate on that, attorney? I mean, yung sa obligation kay Melanie? Since minor pa siya, kailangan sumunod siya sa lahat ng mga sasabihin mo. Pwera nga lang kung labag sa batas yung iutos mo sa kanya. So, you mean, kung saan siya mag-aaral, saan siya titira, ano siya away, mga ganun bagay? Oo. Oh, responsibility mo siya. Okay? Ngayon, since you're her legal guardian, whatever happens, pananagutan mo siya. Ronald daw. Aga! Ang aga! Good morning! Good morning! Oh, naganda akong pagkain para sa iyo. Merong hot dog, may fried rice, corned beef, salad, chocolate cake. Wow! Kano dito? Eh, pinalito ko sa mami ko. Pangora! Kamoy ako ng pizza! Sabi ko na nga, ako galing naman ni Pinsan. Ay, naku. Thank you talaga. Alam mo ako, alam ko lang talaga na ganito kasaya ang buhay. Matagal ko nang ginawa to. Sarap! Sarap! Sana eh! Kain na, kain na! Sige, sige! Tapos na ako. Ito, bitch! Sano ba?
si Melanie. Melanie, nag-iisip na po kayo? Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Papatawa ka ba? Maging pake ka, uwi ka na. Hindi ako papayag na dito ka nakatira habang nag-aaral ka, magbubulakbol ka lang. At sino ka? Para pauwin ako. At para sundin ko. Para pakinggan ko. Hindi naman ikaw ang mga magulang ko, ah. Hindi nga ako magulang mo. Pero ayon sa last will and testament ng mga parents natin, ako ang guardian mo. Kaya responsibilidad ko magdesisyon para sa ikabubuti mo at tungkulin mo sundin ako. Okay? Bago yan, ah. Ganyan ka na ba talaga kadesperado para pauwin ako? Para gawin akong press at apihin? Ayaw mo maniwala. Basahin mo. Ito yan, ma. Ano? Ako pa mag-iimpa kayo, tutapong sa labas mga damit mo para sumunod ka. Ano pa? Ano pa? Saya-saya mo. Anak, ang tao, kapag masaya, may dahilan. O, sige. Ano yung dahilan? Oo nga. Bakit ang saya-saya mo? I-share mo naman sa amin. Teka. Hindi ba pwedeng sumaya ang tao na walang dahilan? Diba? Ah, basta. Maghintayin lang kayo. Malalaman niyo kung bakit. La la la! Paano na yan? Di mag-isa na lang ako dito. Eh, best friend, kung umuwi na lang din kaya ako, kaya naman ako nag-board para samahan kita dito, no? Paano yan? Balik yung piano ka na naman. Kung yan ang gusto niya, sige. Pagbibigyan ko siya. Iinisin ko siya ng gusto hanggang sa siya mismo ang mapalaya sa akin. Tama! Kaya hindi na muna ako alis pala dito. Teka, paano ko yung matalo? Tingnan natin. Tuloy pa rin sinin natin? Tuloy. Ate Siding! Nandito na si Melanie! Ha? Ay, Moody, ano ka ba? Kaingay-ingay mo. Ang pinagsasabi mo dyan. Eh, nandito po si Melanie! Oh, bakit? Melanie? Dumadalaw ka ba? Eh, ano yung mga bag na yan? Ha? Yaya, hindi ba sinabi sa inyo ng magaling niyong alaga na pinauuwi niya na ako dito? Kung inaakala mo na magagawa mo uli sa akin yung mga ginagawa mo dati, nagkakamali ka. Dahil sisiguraduhin ko na gagawin kong impyerno ang buhay mo dito. Welcome home.